Ayan, mali. Mali ang inyong pastoy na nagpapanggap na may Holy Spirit kuno. 19 years na tagabasa sa radyo television, 16 years na mag-start magbasa ng Biblia, mali-mali ang tinuturo. Ngayon, sabihin nyo sa pastoy nyo, pag-usapan namin to. Yan ang kanyang sinasabi. Ngayon, ito sabi, ito ngayon ang panawagan ko, tinatawagan ko ng pansin. Yung miyembro nyo sa Iglesia ni Pastor Jacob Santos at dyan sa mga tagapakinig sa kanyang programa, tanungin nyo siya. Tanungin nyo. Sabihin nyo, Pastoy, yung sabi mo dati, ikaw ay doon sa kukunin. Nung binasa mo sa tulong ng Holy Spirit, yung pala, ikaw naman, ang tama pala ay doon sa maiiwan. Kasi, dahil sa panahon ni Noe, tanungin nyo siya. Ayan. Tanungin nyo siya at sabihin nyo sa kanya, hindi naman po panahon ni Noe, hindi naman po si Noe ang topic at si Lot, kundi ang mga tao sa panahon nila. Naku, pagagalitan ka nun. Ayan. Noong nakarampak sa niya, hindi nyo binigyan ng detalye yung tungkol dyan. Nahihirapan na siya. Bakit? Kasi nabulgar na siya eh. Nabinggo na siya dyan, nabulgar na, na mali ang kanyang ginawa sa paraan ng pagpipili. Bakit? Either ikaw ay kukunin, either ikaw ay maiiwan, okay lang yon, as long as ikaw ay nakapaghanda. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Basa dito po sa Mateo 24. Ito po ang nakasulat. Hindi po niya naintindihan ang kanyang mga inaaral sa mga tao. Ito po ang nakasulat, oh. 40 at 44 po, ah. Ito. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay. Kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo na inaasahan. Iyon ang dahilan. Yan ay bahagi ng mga halimbawa ni Jesus Christ na dapat maintindihan ng bumabasa, ng nagbabasa. Ayan, na yung isa'y kukunin sa gabing iyon, yung dalawang nasa higaan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. May dalawang nagtatrabaho sa bukid, lalaking tatrabaho sa bukid, kukunin isa, iiwan ng isa. Bahagi yun ng halimbawa ni Jesus Christ. For example yun. Ayan, may kunin ka, may iwan ng isa. Okay lang na maiwan. Kukunin ka, okay lang kukunin. As long as ikaw ay nakahanda. Ready ka. Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Hindi yung maaari kang uminom, kumain, sa panahon ni Noe, ganon, nag-aasawa, okay lang gawin mo yon. Basta't meron ka lang Jesus Christ. Nakapaghanda ka lang. Ayos lang yon. Sa panahon ni Lot, ganun din. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. Nagtitinda, nagbuwibili, nagtatayo ng bahay. Basta't meron kang Jesus Christ, nakahanda ka, okay lang yon. Bakit? Eh sinabi niya eh. Nagbigay din siya ng halimbawa tungkol sa magnanakaw. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo na inaasahan. Ayan, ayan na po ulit mga kapatid, ano? Okay, mali. Ngayon, balik tayo dito kay Dr. Lucas, yung binabasa niya. Ayan. Kasi, dito siya nag-focus. Ha? Dito siya nag-focus eh. Hindi siya nag-focus doon sa kanyang detalye kung bakit siya doon sa maiiwan. Hindi siya nagbigay ng detalye kasi nabinggo na nga siya. Bistado na siya. Okay. Dito kasi sa Dr. Lucas, kay Dr. Lucas sa 17,
Nung matapos pong sabihin ni Jesus Christ, yung kukunin ng isa, iiwan ng isa, sa bukid, kukunin ng isa, iiwan ng isa, eto po nangyari kasi. Dito na siya nag-focus para hindi halata. Nagtanong po kasi ang mga apostol. Ito po yung sinasabi natin na hindi natin binasa. Inaantay natin siya. Ayan. Nagtanong po ang mga apostol. Ito po ang tanong ng mga apostol. Sa 17 po ng Lucas at 37. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Ayan. Nagtanong po ang mga alagad. Kasi yun ang sinabi ni Jesus Christ eh. Saan daw po ito mangyayari, Panginoon? Huwag ho natin kalilimutan na ang topic ho dyan pagdating ni Jesus Christ. Huwag tayo umalis doon. Doon pa rin tayo. Yung pagdating ho ni Jesus Christ. Kaya pinaghahanda po niya ang mga tao. Di baling magsisiinom kayo dyan, magsisikain, magtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa, ibig sabihin busy kayo. Basta't meron kayong Jesus Christ, okay lang. Basta't nakaready. Wala dapat pagpipilian dyan. Either kukunin o may iwan. Hello! Yan ang inyong pastoy. Walang unawa. Tapos ang lakas pa ng loob na magsasabi na siya daw may Holy Spirit. O yan, anong inabot nyo ngayon? Kahihiyan. Ayan. Kahiya-hiya ang isang pastor na magbibigay siya ng ganitong aral na hindi naman niya kaya tindigan. Eh ako, inaano niya eh, sinasabi niya sa kanyang programa yung tungkol sa bautismo sa tubig. Eh Pilipi ka lang naman ng Pilipi. Bating ka lang ng bating, isinagot ko na yan eh. Meron ka rin namang hindi naintindihan dyan eh. Para ka lang nanood ng sine na hindi mo naintindihan yung pinapanood mo. Ganun lang yon. O yan, sinagot na natin yan. Nakaw, yung bautismo sa tubig na yan. Malulunod lang kayo. O ito po. Nagtanong po kasi ang mga apostol, saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang mga bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Mga agila o kaya yung mga uwak. Kasi kanya-kanyang salin po eh. Ayan. Tinatanong po ng mga apostol kung saan mangyayari. Yung alin? Yung alin pong mangyayari? Yung pagdating ni Jesus Christ. Ano mangyayari? Kasi po ganito, siyempre, alam naman natin yan. Ang pagdating ni Jesus Christ, na-discuss na natin yan. To be fair naman, kay Pastor Jacob Santos, yung pangyayaring ito, tama siya doon. Hindi natin kokontrahin yung sinabi po na saan Panginoon, tanong ng kanyang mga alagad. Kaya nga po sinasabi natin na pag tama, huwag na nating tuligsain pa na gawin pang mali. Pag tama, tama. Tama yung kanyang paliwanag dyan. Kasi ganun din po ang ating paniniwala na si Jesus Christ, pagdating niya, meron pong magaganap na Armageddon. Isa na yan sa mga magaganap. Pinag-aralan na natin yan na pagdating, ang topic kasi dito, pagdating ni Jesus Christ. Ano ba yung pagdating ni Jesus Christ? Di po ba magkakaroon muna ng malaking kapighatian? Ayan, pagdating ni Jesus Christ, si Jesus Christ nasa alapaap lang. Pagkatapos, siyempre nagkaroon na po ng rapture. Ayan, ang mga Kristiyano na i-rapture na. Saka ngayon, pakakawalan yung apat na hangin. Yung po yung malaking kapigatian. At pagkatapos niyan, ipapatupad na ni Jesus Christ. Pagka natapos na po yan, at parurusahan na ng ating mahal na Panginoon, yung Antichrist. At kung ano-ano pa man dyan. Tapos, mangyayari dyan, yung nga po, yung digmaan, ayan. Okay. So, sa madaling sabi, ayon sa kanyang inaral, Armageddon. Ang kalaban po ni Jesus Christ dyan, syempre, yung mga Antichrist, yung mga lumalaban sa kanya. Ngayon, eto na. Pastor Jacob Santos, makinig kang mabuti. At sa mga miyembro mo, na mga natsubibo mo na sa iyong iglesia, at sa mga nanonood sa programa mo, kung ikaw ay doon sa may iiwan, lumalabas, nandyan ka pa sa Armageddon.
May iwan ka eh. Oh, hello. Dahil sa Armageddon po, wala na po ang Kristiyano dyan. Dahil bakbaka na yan eh. Pagkatapos niyan, 1,000 taon na. Naloko na. Kaya nga po, irarapture eh, ang mga Kristiyano. Kaya nga po, irarapture para huwag maranasan ang malaking kapigatian. Ah, ano po? Ah, para ho, ano lang tayo? Ah, baliktanaw lang tayo. Unang-una, siyempre, kapayapaan. 3.5 years yun. Nandyan yung dalawang saksi. Pagkatapos niyan, kapighatian. Ayan, na ipapatupad nitong Antichrist. Ang the next niyan, malaking kapighatian na, na hindi pa nangyayari simulat likain ng sanlibutan. At kung hindi pa ikliin ng Panginoon, ay walang lamang maliligtas. Madaling-madali lang yun. Yung malaking kapighatian, nakatatlo tayo. Kapayapaan, kapighatian, at malaking kapighatian. Pagkatapos niyan, rapture na. Okay. Pagkatapos ng rapture, oh, ito na, sa alapaap. Tapos si Jesus Christ, pagkatapos niyan, ibababa siya sa lupa para ipatupad na po ang pagbibigay ng ganti sa mga Kristiyano na pinatay nitong halimaw, nitong Antichrist. Ayan, pagkatapos niyan, lilinisin ang earth para ipatupad na ang 1,000 taon. Ngayon, kung ikaw ay doon sa maiiwan, mararanasan mo. Mararanasan mo yung ano, mararanasan mo yung apat na hangin. Hello! Yan, sinasabi ko, mararanasan mo ang malaking kapigatian, yung apat na hangin na yan, na pigil-pigil ng apat na anghel. Hello, baka hindi mo lang alam na dapat wala na ang mga Kristiyano dyan pagka pinakawala na yung apat na anghel. Yung pinakawala ng apat na anghel, yung apat na hangin. Ayan. Eh, nandyan ka pa pala eh. May iiwan ka eh. Paano? Nagpili ka. O di mali ka na. Ayan ang sinasabi natin at ibinabalita natin sa programang ito. Na kahit ganito, ganito lang tayo, hindi tayo napapabayaan ng Panginoon Diyos. O sige. Di mag-running debate tayo tungkol dyan. Ha? Talagang hindi ito lalaban? Mananatili itong nasa aparador. Magtatago ito. Ayan. Ha, Pastor Jacob Santos. Eh, pagka ganyan, ang aral na binibigay mo, mali-mali, mas mainampay, sarado mo na yung iglesia mo. Ipadlock mo na yung... Ipadlock mo na yung bahay, sambahan mo dyan na... Eh, nagtatago ka rin lang naman sa aparador eh. Ayan. Ayan, ang babawian tayo niyan, personal. Babawi sa atin yan, personal. Hindi sa aral. Hindi niya may pagtatanggol ang kanyang aral. Hello! Meron ba akong kausap? Ayan. Okay, natawa lang po ako dahil doon sa mga nagpapatotoo sa kanyang programa, eh sabi ko, nako, meron nagpatotoo doon na pinagaling daw instant healing yung ubo at sipon. Ay nako, naloko na. Yung ubo at sipon, uminom ka lang dahon ng lagundi, gagaling ka talaga. Hindi nyo lang naiintindihan ng mga nakasulat sa Biblia na ang mga pinagaling dyan ni Jesus Christ at ng mga apostol, eh mga extraordinary po yan. Hindi po yan basta-basta. Ayan po si Brother Michael Bambito y Gabriel, nandyan na rin po. Hindi po yan basta-bastang sakit. Pero mo, andyan yung bulag. Nakakita. Lumpo. Nakalakad. Paralyze po ang isang kamay. Umayos. Babaeng dinudugo, gumaling. At igit sa lahat,
yung patay na buhay. Eh, ano ba naman yung ubo at sipon? Ayan, tayo naman po ay naniniwala na hanggang sa panahon na ito, eh, ang mahal na Panginoong Hesus po nagpapagaling pa rin naman. Eh, ano ang gagawin mo? Manalangin ka ng diretso. Manalangin ka ng diretso sa Panginoon para ikaw ay bigyan niya ng kagalingan. Ayan. May binabasa lang po ako. Ayan, hello! Okay, meron pa siyang aral. Basahin nga natin to, yung unang Timoteo. Ito po ang kanyang binigay na talata, unang Timoteo 1:7. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Alam, pakapalan na lang talaga, ano? Patigasan na lang talaga. Hindi niya alam sa kanya tumatama ito. Bakit? Yung paksa niya, kukunin ng isa't iiwan ng isa. Hindi nga niya naiintindihan eh. Hello? Sukat ba naman pumili? Ay, naloko na talaga. Duli nga, hindi niya mapagaling. Hindi niya alam para sa kanya yung aral na yan. Pero ganun pa man, eh, dapat hindi niya ginagamit ng ganitong... Ayan, dyan po si Brother Epe. Nandyan, Franz Philip. Danube Rada Senior is watching. Kapwa po nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Okay. Yung po ibig sabihin mga kapatid, kaya yung panawagan ko po dyan sa... yung tinatawagan ko po ng pansin yung kanyang mga miyembro, mga natsubibo, at mga tagapakinig, tanungin nyo siya tungkol dyan sa isa'y kukunin, isa'y iiwan, ano ang dahilan, bakit siya'y doon sa maiiwan. Pag sinagot kayo na dahil po sa panahon ni Noe, eh di po ba sa panahon ni Noe, si Noe ang naiiwan? O sagutin nyo uli, di po ba ang mga tao sa panahon ni Noe ang pinag-uusapan, hindi si Noe? Eh, talagang sinisira niya yung ano eh, sequence ng Biblia eh. Yun po ang isagot ninyo kaagad. Di po ba ang pinag-uusapan dyan ay mga tao sa panahon ni Noe? Hindi yung si Noe mismo, mga tao. Ayan. Kasi yan ang alam niya, yun lang ang kanyang kakayanan. Na kaya daw siya may maiiwan kasi naiwan si Noe. Hindi po siya kinuha. Eh hindi naman po si Noe ang pinag-uusapan dyan. Kundi yung panahon ni Noe. Yung panahon ni Noe, may mga tao na doon. Ayan. Hinahalin tulad po ni Jesus Christ na pagdating niya, the same process lang din. Ayan, yung benang nahulog sa bakod, nalumpo. Dati pilay lang. Ayan. O isa pa yun eh. Hindi niya masagot-sagot yan. Unlimited prayer ang ginawa niya dyan. Inabot ng isang buwan, unlimited prayer, pilay pa rin. Pero may dumating na isa pong kapatid na marunong pala maghilot-hilot. Naku, naayos yung buto. Gumaling. Ayun, nagalit siya ron. Pinakialaman daw. Naloko na. Nako, pagkaganyan ang pastor ko, nako, pastor nyo, hindi kayo kaya ipagtanggol, layasan nyo na yan. Tapon nyo sa basurahan yung kanyang aral na yan. Hello! Sige po, mag-message lamang po yung mga nandyan para kayo po ay ma-shout out sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ang Mga Tinig sa Ilang po, ay tuwing Martes po yan ng alas 9 ng gabi at Biyernes po ng alas 9 ng gabi. Para po ito sa doon sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ay regular ng programa at ito po ay mahigit 3 taon na tayo po ay nagla-live sa Facebook Live
At maaari din po kayo magtanong kung ano po inyong mga katanungan. At kung hindi naman po kaya sagutin, eh di wag sagutin, hindi kaya eh. Tayo po'y namamag-asa lang naman na ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ayan. Okay. Yan sinasabi natin. Okay. Ano pa po ang kanyang turo? Ano pa po ang kanyang kaya lang gawin? Meron naman nagturo ng water, sabi niya, meron naman daw nagturo ng water baptism para magkaroon ng kanang kaligtasan. Maling turo daw 'yon. O kita niyo lang po. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano at mga miyembro sa sama ni Pastor Jacob Santos. Maling turo daw 'yon. Na ang water baptism ay para magkaroon ka ng kaligtasan. Maling turo daw yun. Kasi ang water baptism daw, hindi nakakapagligtas. Alam nyo po, mali po yung ganong pananalita. Parang ganito lang po, isang lutong ulam. Nagluto po ng adobo. Ano ho? Naalala ko, nagluto ako ng adobo dati. Ang kumain po si Brother Bert, si Brad Ninyo, kasama siya doon. Ako po nagluto ng adobo. Bumili ho kami ni Brad Jury ng baboy, nagluto ng adobo. Ako po nagluto. Nilagyan ko po ng bawang, nilagyan ko po ng sibuyas, laurel, at siyempre, nilagyan ng suka, kaunting suka. Inadobo ko po. Nilagyan ko po ng pampalasa. Nakalimutan po bumili ng toyo. Naku, sarap ng kain nila eh. Adobong walang toyo. Adobo pa rin yun. Wala nga lang toyo dahil hindi nakabili. Naloko na. Ayan. Ano po ibig sabihin? Ang water baptism daw, sabi ni Pastor Jacob Santos, hindi makakapagligtas. Ayan. Kasi kung ang water baptism daw, nakakapagligtas, dalawa na ang tagapagligtas. Si Jesus Christ po ang tagapagligtas. Tama yun, si Jesus Christ ang tagapagligtas. Pero wag na wag mong sasabihin na ang water baptism ay hindi makakapagligtas. Dahil ang water baptism, bahagi ng kaligtasan. Hello! Bakit? Wala palang silbi ang pagkakautos kay Juan Bautista. Pastor Jacob Santos, anong kaisipan meron ka? Hello! Walang silbi. Si Juan Bautista? Inutusan nga sa ng Panginoon Diyos na mauunat magtuwid ng daraanan ng Panginoon. Tapos wala palang kaligtasan yan, walang silbi. Bahagi yan ng kaligtasan eh. Basa! Nako po, naloko na. Isaias po, 40. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito ng Panginoon, aliwin ninyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Isaias po 40 at talata po 1 hanggang 6 po. Aliwin ninyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa. Sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. O, kita nyo lang. May nagbayad. Ayan, may darating. Ayan. Proseso daw po 'yun na dapat daanan ng mga sumasampa para kala ko naman kung ano. Ikaw talaga si Alice. Kapatid. Nadali ako dun ah. Biglang may ID sa dulo ah. Naloko ko na. Ito mga kapatid talaga. Ito mga kapwa ko Kristiyano talaga. Nagpapasaya ito eh. Biglang may ID sa dulo. Teka muna. Kayo talaga. Sabi dito ng Panginoon. Aliwin daw po. At inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem. Tapos na ang kanilang pagdurusa. Sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin.
Mga Israel po ito, Israelita. Kaya nga sinasabi natin na ang bautismo sa tubig, para lang yan sa Israel. Hindi yan pwede sa atin. Hello! Ayan, pagdating nga po nung nagawa na ni Jesus Christ, yung kanyang misyon na siya po inaipako sa cross, hindi na po ini-exercise ang tubig. Kahit mga Hudyo pa. Wala na, kasi nagawa na ni Jesus Christ eh. Tapos na. Itong mga tinamaan ng magaling to, naghahanap pa rin ng tubig. Ay, naloko na. Ote, sa tres. Eh, sabi dito sa binasa natin kanina, ibalita daw sa mga taga-Jerusalem na tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanan ng ginawa nila sa akin. Ibig sabihin, absuelto na po ang mga Israelita. May ginawang kalokohan ng Israelita sa Panginoon Diyos. May sabit. Ayan. Eh, sabi ng Panginoon, ibalita daw doon, tapos na ang kanilang pagdurusa. Kasi pinarusahan sila ng Panginoon eh. Dahil ang mga Israelita po, sumamba sa Diyos-Diyosan. Hello! Eh, sabi ng Panginoon, ibalita daw sa Jerusalem. Nabayaran na nila ang kanilang mga kasalanan ng lubos. Okay. Nagawa nilang pagkakasala sa Diyos. Tres, ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ayan na. Tapos sasabihin mo, hindi daw makakapagligtas. Ay, nako. Dapat hindi mo sinasabi yan, Pastor Jacob Santos. Magsisi ka sa ginagawa mo. Kasi pag naniwala sa iyo ang mga tao, madidisgrasya din, madadamay mo pa eh. Kasi lalabas, walang kwenta. Itong binabasa natin na ito, walang kwenta si Juan Bautista. Paano ngayon yan? O ito na ngayon, ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Yeah, may tinig pala eh. May tinig, ibig sabihin, may trompeta na, may welcome na. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon sa ilang. Hindi yan makakapagligtas. Ay, naku po. Sabi po ng sumisigaw sa tinig sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na dalandas na kanyang lalakaran sa ilang. Ibig sabihin, tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daanan. Mahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon, at makikita ito ng lahat ng tao. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka. Ang sabi ng tinig, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko, sumagot siya, ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, ibalita na raw. Ibalita na. Na nabayaran na, absuelto na ang mga Israelita sa kanilang ginawang kasalanan sa Panginoon Diyos. Ayan, absuelto na sila. Ngayon, ano lang ang gagawin? Oh, ito na. May sumisigaw sa tinig sa ilang. May sumisigaw doon na ihanda, mag-prepare na kayo ng daraanan ng Panginoon sa ilang. Prepare na kayo, gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis. Ibig sabihin, mga kapatid, may nagbalita na nabayaran na nila ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin, ganito, parang ikaw may utang sa tindahan, tapos, namublema ka nun dahil may utang ka eh. Nung may nagbalita sa iyo, wala ka ng utang sa tindahan, siyempre matutuwa ka. So, kinakailangan, meron kang gagawin. Kailangan, magbago ka na. Huwag ka na utang ng utang. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Parang ganun po ibig sabihin. Yan, ang ano gagawin mo? Darating kasi ang Panginoon, siya yung nagbayad. Kaya ang dapat mong gawin, maghanda ka na ng dadaanan niya. Ibig sabihin, lahat ng daraanan ng Panginoon, dapat nabautis mo na sa tubig. Yan ang ibig sabihin dyan. Pero wala tayong mababasa dyan. Kasi, pagdating sa bagong tipan, niliwanag na yan. Klarado na na si Juan Bautista ang katuparan sa sinasabi ni Propeta Isaias. Ayan.
Basahin ko lang po, mga kapatid. Ihanda ko lang ang ano. May nag-message lang po. Nabasa ko lang. Yan, si Brother Eric Muyko po. Na kapwa po natin yung Christian dyan sa Negros Occidental. Yan. Maligayang pakikinig po at panunood sa programang Mga Tinig sa Ilang. Okay. Sa Mateo po, 3:3, ano po? Basahin po muna natin to. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ayan, yan po yung sigaw ni Hua, ni sinasabi ni Propeta Isayas, na mahirap pa po natin maintindihan. Pagdating po ng bagong tipan, si Juan Bautista pala yun ang tinutukoy ni Propeta Isayas. Ano pala trabaho ni Juan Bautista? Dito na sa 3:11, binabautismuan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yan, yan ang kanyang trabaho, yan ang kanyang work, yan ang kanyang special skills. Kaya ganun pala, kinakailangan magpabautismo kayo kay Juan Bautista kasi may palatandaan yan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Para nga sa Israel, hindi para sa mga Kristiyano, maging ang mga Hudyo sa panahon nang matapos na magawa na ni Jesus Christ ang kanyang task na pinag-uutos sa kanya ng Panginoon Diyos, ng Ama, wala na po yung tubig. Dahil buhay na buhay pa si Juan Bautista, siya na mismo ang nagsabi. Tinapos niya na yung kanyang bautismo sa tubig. Bakit? Kasi natupad na ang propesiya. Ano yung propesiya? Yung darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Yan. Eh dumating na yung kasunod niya. Dumating na, natupad na. Eh di wala na siya. Yung nga yung kasalan. Yung nga yung kasalan na binabanggit. At yung sinabi ni Apostol Pablo sa 13:23, sa Gawa 13. Oh, basahin natin. Yan lang sinasabi natin, hindi sila makaporma rito. Hindi nila ito magawa ng paraan. Oh, ito po ang mababasa natin. Sa 13:23 po hanggang 25. Saan ka ng lalaking ito? Nagmula si Jesus kay Haring David. Ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Oh, maluwanag. Sa angkan ng lalaki ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel. O, kita niyo lang, maliwanag. Bago siya dumating, si Jesus Christ, nangaral si Juan sa buong Israel. Na alin? Na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo, yung tubig nga. O, ito kasunod. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain. Kaya dyan sila hirap na hirap. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako? Sa akala ninyo, hindi ako ang Kristo. Ngunit sa'y darating, nakasunod ko, at hindi ako karapat dapat maging magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Okay na nyo? Maliwanag, tapos na ang bautismo sa tubig. Bakit? Dahil umaakto na si Jesus Christ. Umaakto na. Gumagalaw na. Nung hindi pa siya gumagalaw, naglulublob pa sa tubig. Ang katunayan, gumagalaw na nga si Jesus Christ kasama ang kanyang apostol doon sa Inon, malapit sa Salim. Nagbabautismo din si Juan Bautista doon. Eh, doon yan nabalitaan na si Jesus Christ nagbabautismo na rin.
Ang totoo, ang mga alagad niya ang nagbabautismo. Ayan, yan po ibig sabihin, hindi nila naiintindihan yon. Kasi sabi ni kapatid na Celis, may ID. May ID pala sa dulo. Hello. May proseso daw. Anong proseso? Proseso? Kalokohan yung proseso muna yan. Para maging alagad ka ni Jesus Christ, kailangan ng proseso. Saan mo nabasa yung may proseso? Ang kailangan, pananampalataya. Para ikaw ay maging mga alagad ni Jesus Christ. Kailangan maniwala tayo kay Jesus Christ. Ganun lang kadali. Lagi natin sinasabi yan eh. O, di po ba? Yan. O ngayon, proseso-proseso, ginagamit pa rin niya itong Mateo 28. Ano ho? 28, 19. Sabi ng Panginoon, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nilalagyan nila ng tubig. Pinipilit talaga nila ang lagyan ng tubig. Hello! Proseso po ng ID po ata. May bayad po ba yun? Wala namang bayad. To be fair naman. Wala namang bayad yun. Ayan. Yung ID. Wala pong bayad. Maging tayo may patas. Wala pong bayad yung ID. Pero siyempre, pag may ID ka na, ikaw ay may obligasyon na. May obligasyon ka nang mag-report sa kanyang bahay, sambahan. Kasi nandun yung box. At meron siyang tagatingin dyan. Yung kanyang minamahal. Alam ko yun eh. Yung kanyang minamahal, yun ang tagatingin. Yun ang taga-spot. Ibig sabihin, tagatingin o ano ba? Paningin. Yun, ayun ang mata. Ayun. Mata. Kaya nga, alako, ewang ayoko lang magsalita eh. Alam na alam ko yun eh. Na, yan po ibig sabihin, na yung Mateo 18 hanggang 19, pinipilit pa rin nila lagyan ng tubig kahit walang tubig. Bautismuhan ninyo sila. Eh, di ba dapat pag dinagdagan mo yan, nagdadagdag ka ng salita ng Panginoon. Kawikaan 36. Gagawin kang sinungaling. Spatter, ayan, spatter. Yan po yung spatter dyan. Yan ang taga, yan ang mata, taga spot. Yung kanyang minamahal. Ayan, ha? Mabait naman po yun. Alam, kilala ko naman po yung kanyang minamahal. Mabait po yun. Ayoko lang humbanggitin kasi hindi naman ho tama. Yan po ang spatter. Kaya, pagdagdag ka ng salita, gagawin kang sinungaling ng Panginoon Diyos. Wala naman tubig, dinadagdagan nyo. Ayan. O ngayon, isiningit niya ngayon si Pilipe. Kaya daw si Pilipe nagbautismo sa tubig. Talagang hindi nila naiintindihan, ano? Kaya daw sa si Pilipe nagbautismo sa tubig, lalong-lalo yung bating, eh kasi na ano daw niya, na narinig niya kay Jesus Christ itong aral na ito, na dahil dito magsiyaon nga kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Oh, si Pilipe, sabi niya ganun. Eh, narinig niya to kaya nagbautismo siya sa tubig. O, tamong kalokohan. Dalawa po ang Pilipi sa Biblia. Meron pong isang Pilipi dyan na taga Galilea. Yan po yung lehitimong apostol. Siya po yung nagpakilala kay Nathaniel. 1:47. Yan, pinakilala po ni Pilipi si Nathaniel. Itong Pilipi naman po ito, ito po yung Pilipi naman na ebanghelista na nagbautismo po sa bating. Hello! At si Pilipi po, wala doon
habang sinabi ni Jesus Christ ito. Bakit? Nakasulat sa Biblia. Itaas mo lang ng konti, mababasa mo na. Ito po, oh. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea. Ilan po ang pumunta? 11. Siyempre, 12 po sila eh. Bawasan na lang ng isa. Wala na po si Judas. O di 11, pumunta sila sa Galilea. Saan sa Galilea? Sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, wala po si Pilipi doon. Ha, Pastor Jacob Santos. Ayon sa nakasulat, 11 alagad. Yon ang kanyang inutusan na magbautismo. Saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Walang nakasulat na tubig. Ano po ang ipampabautismo? Pangalan lang. Kaya dapat yan ang ating paksa. Pangalan pa lang. Napaka makapangyarihan na. Hello! Walang tubig doon. Dinadagdagan nyo lang ng tubig. Kasi may ID nga sa dulo. Kaya ito mga pastor, hindi lang si Pastor Jacob Santos, na naglulublub sa tubig, masasabi ko sa inyo, hindi nyo pa kilala si Jesus Christ. Hindi nyo pa sa kilalang ng lubusan. Bakit? Wala na. Natapos na nga ni Juan Bautista ang gawain niya eh. Natapos na rin ni Jesus Christ ang gawain niya. Tapos na yan eh. Nabautismo na tayong lahat sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Ang gagawin na lang natin, lagi na lang natin siyang alalahanin. Mag-focus tayo sa aklat po ng Apokalipsis. Aklat, Book of Revelation. Na-reveal na po lahat dyan. Kaya nga, eto na ang total. May total na yan. Ang Iglesia sa Laodicea. Nandyan na nakapokus. Hindi mo na kailangan pa magtayo ng relihiyon. Dahil naitayo na yan. Hello, nakatayo na, wala nang pundasyon dapat itayo. Maliban sa naitayo na, walang iba kundi si Jesus Christ. Nakapagtayo na po ng templo. At ang templo na yan ay ang katawan po ni Jesus Christ. May sinabi siya sa Apokalipsis, doon na tayo mag-focus. Huwag na tayo dapat easy-easy na lang tayo. Manahimik na lang tayo sa ating mga bahay. Ba't ka pa magpapakahirap pumunta kay Pastoy? Bakit? Siya lang ba ang marunong magbasa ng Biblia? Siya lang ba ang nakakaunawa ng Biblia? Tayo, hindi na tayo nakakaunawa? Kailan dadaan pa kay Pastoy, kay Apostol, kay ganito, kay mga ngaral na ganito? Hindi na pwede yun. May Biblia na, libre na po. Pag may cellphone ka, pwede ka na magbasa ng Biblia. Nandyan na lahat ng aral. Kaya nga, pinapadali na lang eh. Minamadali na eh. Masyado nang madali. Pinapadali na lang. Easy-easy na lang. Mag-focus na lang sa Apokalipsis. Itong ating panahon na ito kasi andyan na lahat. O sasabihin nila, di pabayaan natin ibang aklat? Hindi, wala tayong sinasabing ganun. Iba po yung mag-focus. Huwag naman pabayaan yung iba. Mag-focus lang doon. Kasi andun yung total eh. Ayan, napakadali na lang ang ginagawa, ang gagawin. Ang Iglesia sa Laodicea, wala nang pagpapahirap sa mga Kristiyano. Kundi ang Kristiyano na mismo ang masyado ng mataas. Ayan, wala na pong kasunod na iglesia yan. Tapos na. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaya nagkakagulo ang ating daigdig dahil dyan sa mga relihiyon na yan. Yan ang dahilan bakit nagkagulo. Magmula nung dumating si Jesus Christ, meron ng relihiyon na magulo. Yang relihiyon po ng mga Judaismo. Ayan, inayos ni Jesus Christ yan. Ano inabot niya? Ayun, napatay si Jesus Christ. Ipinako siya sa krus ng mga kapwa niya, mga kalahi niya. Dahil sa salita ng Panginoon Diyos. Ganun din ang mangyayari sa mga apostol. O ngayon, eto na. Maluwag na. Ayos na. Easy-easy na lang.
Kasi kilala natin si Jesus Christ eh. Naku, wala lang oras kasi. Dapat pag-aralan pa po natin ang pangalan ni Jesus Christ. Ayan. Ay, dinalagyan kasi nila ng ano eh, ng yung Mateo na yan, 28. Nilalagyan kasi nila ng tubig, kaya nagkakagulo. Ayan. Okay. Si Jesus Christ ay pumunta po sa Galilea. Kasi yan ang billing niya sa mga alagad niya. Kaya wala si Pilipi doon. Si Pilipi po, ang mga apostol na po ang nag-appoint sa kanya bilang ebanghelista. Ang mga apostol na po. Ayan. Sa gawa, sa is naman po yung mababasa. Ayan. Yan po ibig sabihin. Kaya... ibang Pilipi po yun, ha? Tama naman siya doon, ibang Pilipi. Si Pilipi po na ebanghelista. Iba po yung si Pilipi naman na apostol ng Panginoon. Ang katunayan, sa panahon po na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, si Pilipi po na ebanghelista, mayroon po siyang binautismuan sa Samaria. Ayan, mayroon po siyang nabautismuan sa Samaria, pinangaral po niya doon ang salita ng Panginoon, pinakilala niya Diyos si Jesus Christ, tinanggap. Nung mabaitaan po ng mga apostol, pinadala nila doon si Pedro at saka si Juan. Pagdating po ni Pedro at Juan, ayun, binautismuan nila uli. Ayan, pinatungan nila ng kamay at bumaba na ang Holy Spirit. Ayan, yan po ibig sabihin. Kaya, nung mabautismuan sila ni Pilipi, yung mga taga Samaria, walang Holy Spirit na bumaba. Eh, isa lang ibig sabihin nun. Kailangan talaga ang nagbabautismo, otorisado. Yun ang dapat nating maintindihan. Okay, kaya... ano pa po? Ang dapat nating maintindihan. Oh, binasa po niya ang Daniel. Basahin natin ang Daniel. 12 Gs. Tingnan natin, kasi ito, mahilig lang naman ito mag-ano. Pero hindi naman niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Ito po ang sinasabi sa Daniel 12 at ang talata po ay Gs. Dito niya tinitira yung dati niyang tagapagturo. Ayan, at itatopic lang natin ito sandali, mga kapatid. Ha? Sabi dito, marami ang dadalisayin sa isang sali na lang po. Para... ito kasi binasa niya, 12 at Gs. Daniel, 12 Gs, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ayan. Eto. Dito niya ngayon tinitira yung dati niyang tagapagturo. Dito po sa sinabi ng Biblia na marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. Ngunit at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay magkakaunawa. Ayan. Okay, bakit po sinabi yan? Dito kasi sa pangyayari na yan, tinutulig sa kanya dati niyang tagapagturo tungkol sa ganyang pangyayari. Dito sa magandang balita naman tayo. Ayan. Bakit po sinabi ni ng anghel po. Yung mga bagay na yan. Kasi, yun nga po, dito niya tinutulog sa ang dati niyang tagapagturo,
Kung ano daw ba ibig sabihin yan? Yan, marami ang magpapaka, marami ang ang dadalisayin at magpapatunay mga malis na po kalooban. Ngunit magpapakasama ang po pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Nagyayabang siya rito eh. Na parang lumalabas na siya lang ang marunong. Pero hindi naman niya diniliber. Ang tunay na kahulugan ng 12 G's ng Daniel. Ano ba ibig sabihin dyan? Ayan mga kapatid, simulan natin sa 5. Ayan, para maintindihan natin. Akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao. Itong dalawang saksi po ang tinutukoy dyan. Isa sa magkabilang pampang ng ilog, tinanong ng isa ang anghel na nakatayo sa gawing dulo. Gaano pa katagal bago maganap ang mga pangitain ito? Okay, sagot po ito. Itinaas ng anghel ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Hindi ko nauunawaan ang kanyang sagot. Sabi nung ni Propeta Daniel doon sa anghel. Kaya't ako'y nagtanong, Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Ayan. Nagtanong pong isa sa mga saksi. Narinig po ni Propeta Daniel yung sagot pero hindi po niya naiintindihan. Okay, dapat natin maintindihan 'yon. Ulitin ko lang po, nagtanong ang isa sa mga dalawang saksi. At ang tanong niya ay gaano pa katagal maganap ang mga pangitain ito? Ang anghel po ay sumagot, sa pangalan po ng Panginoon Diyos na mabuhay magpakailanman, sa loob ng 3 taon kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Ibig sabihin, 3.5 years. Eh, hindi po na-gets, hindi naunawaan ni Daniel yung sagot ng anghel. Kaya siya na mismo nagtanong, Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Yan. Okay, ano nangyari? Sinabi niya sa akin, ito sagot ng anghel, makakaalis ka na, Daniel. Makakaalis ka na, Daniel. Ang kahulugan nito ay mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Ayan. Hindi rin po sinabi ng anghel kay Daniel, kaya nanatiling lihim ang sagot ng anghel. Pinaalis na nga si Anhe, si Daniel eh. Kasi lihim nga yan eh. Yan. Hello! Ayan, kung ano-ano ang mga pinaggagawa ng mga kaisipan nito, mga pastor na ito, tungkol dito. Eh, napakasimple lang naman. Hindi naman dapat tayo pinapahirapan. Mag-amen naman po. Ano po dapat nating maintindihan? Nagtanong ang isa sa mga dalawang saksi kung hanggang kailan ano daw po ang kahinatnan ng lahat ng ito. Sumagot ang anghel, 3.5 years. Hanggang sa matapos po ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Hindi na gets ni Daniel. Siya naman nagtanong. Sumagot naman ang anghel, makakaalis ka na, Daniel. Ayan. Ang kahulugan nito ay mananatiling lihim hanggang sa dumating ang wakas. Marami ang dadalisayin at mapapatunay may malinis na po kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Ayan. Ibig sabihin po, lihim pa yan. Sa panahon nila. Pero yung panahon natin, hindi na po lihim yan. Bakit? Eh may Book of Revelation na eh. Na-reveal na yan eh. Ibig sabihin, yan po yung magaganap na kapighatian. 3.5 years. Doon po sa kapighatian,
Marami po doong mapapatunayang malinis na kalooban. At mayroon pa doon magpapakasama. Nandiyan na ang dalawang saksi, nagbabalita na. Eh, mayroon doon na patunayan na malinis na puso. Meron ba din doon matupatunayan na talaga nagpapakasama na? Dahil andun yung Antichrist. Doon na sila naniniwala sa Antichrist dahil kapayapaan ngayon eh. Ayan, eh, matapos na ang paghihirap. Paghihirap kaya yung ibig sabihin yan. Kapayapaan po yun, pero paghihirap yun. Dahil andyan yung pandaraya ng Antichrist. Kaya hindi na po lihim yan sa ating panahon. Yan po ay kapighatian na isasagawa ng Antichrist. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, wala ka na dapat ipaliwanag niya ng kung ano-ano. Kasi may Book of Revelation na nga eh. Ayan. Ito pa isa, Daniel 12:4. Kuha ng salita ng mga talata sa Biblia na hindi naman niya naintindihan. O, basahin natin. Sabi dito, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsisiliksik at magsisikap na maunawaan ng maraming bagay. Dito po sa isang salin ng Tagalog, sa King James Version po na Tinagalog, ito naman po ang nakasulat. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan. Tatakan mo ang mga aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Tinira naman niya ang kanyang dating tagapagturo. Kasi marami daw sasakyan na magpaparoon ganito, mga nagbabanggaan ng aeroplano, mga barko, etc. etc. Kung ano pa, naloko na. Ayan, ano po ibig sabihin yan? Talakay lang po natin. Total, matapos na rin pang oras, hindi natin nagawa yung ating ano, paksa. Diba, sa susunod po. Sabi dito, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang mga aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan, ano po ba ibig sabihin yan? Yun pa rin po yun. Yung mga bagay na mangyayari, nagpahiwatig na po ang anghel na dapat lihim muna, isara mo muna aklat. May mga alam na si Propeta Daniel eh. Mayroon na po siyang alam, mayroon na siyang kaalaman. Kaya lang, ang sabi ng anghel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang mga aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbuhan parot parito at ang kaalaman ilalago. Pagdating po ng Book of Revelation, matutupad na yan ang lahat ng nakita ni Propeta Daniel. Sa panahon po ng Propeta Daniel, hindi pa po yan maiintindihan. Pagdating po ng Book of Revelation, ayan, lalago na po ang kaalaman. Ayan, marami na po ang magpilit na malaman itong nakasulat sa Biblia, itong mga propesiya ni Propeta Daniel. Ayan. Hindi po sasakyan yan ha, parot parito. Ibig sabihin, ano po yan, mga ano na, mga nagsasaliksik na yan ng kaalaman. E ano po ba ibig sabihin dyan? O dito tayo sa dos muna. Nang 12:2 po. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok na lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga mababalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Dito sa magandang balita Biblia po natin babasahin. Sa uno na po para maganda. 12:1 po ah. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyariang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo
mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos.